nakahilera na tamiya. Kultura pinapasok, pinubuhay sa eksena. Mabuti kung garute, tagasuri mo ng pyesa. Sa kalsada, gay humabol pag naiwang kapasensya. Sobrang baba, walang sayat, makina solid yung tono. Nagmo-modify ng honor, iba din. What's up guys? Welcome back again to another vlog. So nandito nga tayo guys ngayon sa Talyer. So kaya ako nandito guys kasi meron tayong iba vlog na owner na ipagbebenta. At ito nga yan guys. Yun yung owner na sinasabi ko. Unexpected nga guys, meron tayong tumitingin ng unit na to. Hindi ko pa siya na iba vlog. So mamaya ko pa siya ipopost. So ikutan muna natin yung owner habang nag-uusap pa sila. Yan guys, nandoon na yung titingin. So mabablog na natin to ngayon. So simulan na natin guys. So ito nga guys ang ating for sale unit. So, Tamiya owner type jeep siya. Pure stainless to guys. As is to mga bossing. Siguro nga guys, sa unang part pa lang ng video natin, mapapatanong na kayo kung bakit kulang-kulang itong ating owner. Ito kasi guys, hindi kami ang nag-build na itong owner na to. Bale, tinurn over lang siya sa atin at tayo yung magbebenta. Bale, yung nag-build kasi na ito guys, is taga Cavite. Nawalan daw siya ng budget. Siya kasi mismo yung nag-build na ito. Hahanapan natin siya ng buyer na magtutuloy na itong owner na to. So guys, simulan nga natin dito sa harap. Actually guys, itong owner na to, wala siyang hood na kasama. Pero meron kaming nakita dito sa Talyer at ito, sinama na nga namin dito sa owner na to. Kanina kasi guys, nilinis ko to. Kasi nga, diba, nagbagyo. Siyempre, madaming damo-damo dyan. Nasa bahay kasi to, ipat lang namin dito sa Talyer. Kasi nga, wala nang space doon sa bahay. Ito kasing owner na to guys, ito ay nire-restore nung nagbi-build nito. So nire-restore niya to, nawalan nga siya ng budget at binebenta na nga natin ngayon. Sa unahan guys, meron na rin tayong stainless na hood. Tapos dito nga, yan, nakagrill na rin tayo. At meron na rin tayong Boss na headlight. At yung nakakabit nga pala guys na mags dito is 13s. 175/50/13. Bali maganda yung gulong na ginamit dito guys, Nankang AS1. Yan, bago rin to guys. Yung body niya is built for 13s. Pero pwede naman siyang 14s din. Aso nga lang yung gap is magiging ganito na lang. Yan yung ating mugs. Actually guys, yung ganitong mugs na 13s, napaka-rare na nung ganitong mga itsura, mga ganitong design. Bali dito sa likod natin guys, wala tayo ditong tailgate. So yan, ito yung ginawa nung nag-build. Ginawa niyang buo yung likod natin dito. Tapos naka-ordinary taillights nga lang tayo. Naka-ano na rin tayo, naka-roll cage na rin. Stainless din yan guys. Papalagyan nyo na lang to ng trapal. Tapos nga dito sa loob, meron tong kasama na manibela. Tinanggal ko lang kasi baka mamaya manakaw dito. Eh, naka-quick release kasi to. Tapos meron din siya dito na cover. Nasa bahay, bagong pintura. Tapos yung upuan niya nga pala guys. Okay na yung bahalang bumili ng upuan. Yun ang fiber seat o kaya mga Recaro seats yan. Kayo nang bahala bumili dyan guys. Yung mga wirings natin, ready na naman yan. Meron na siyang wirings. Kakabit na lang natin dyan yung mga gauges na gusto nyo. Dito nga pala guys sa bumper, wala pa siyang kasama na bumper. Pero suggest ko sa makakabili na itong owner na to, pabawasan kahit dito kasi masyadong mahaba yung nguso nitong ating owner. Yan. Tapos dito nga, yan, meron rin tong kasama na Bosch na busina. Yan, malakas yan guys. Yan nga, naka-frame na rin tayo dito. Andahan nga dito guys sa ating frame, meron siyang design. Yan. Meron kami ditong mga ginagawa na walang design, kumbaga kami lang yung nagawa. Pero ito guys, yan, original to, bali na press siya. Yan. Wala pa siyang windshield. So frame pa lang yung meron tayo. So kayo na rin magpapakabit ng glass. Yan, sa Agila Glass na kayo magpakabit guys. Sure na may discount tayo dun. Bali meron na pala to guys tangke. Kaya lang siya may ganito is wala pa siyang lock. Yung pinakatakip niya dito wala pa. Pero meron na to guys tangke. Yun, may tangke na siya. Pagdating nga pala sa suspension guys, yan, nakamulye tayo. Mas maganda to guys kesa sa mga coil spring. Although yung coil spring guys, maganda siya sa itsura. Kaso nga lang, pagdating sa durability, maganda talaga guys ang mga molye. Yan. Kasi ang mga coil spring, pag tumagal, nagikik eh. Natunog. Yan guys, ito nga pala yung ating engine. So, naka 4K engine tayo dito. Ayos naman guys, yung makina na ito, wala nga lang siyang battery. Tapos yung papel nga pala niya, complete papers naman siya. At kailangan nyo din ito iparehistro. Sigurado ako guys, may magre-reklamo dito sa owner na to na lowered. Nasa sa inyo naman guys, pag binili nyo to, kung gusto nyo yung hindi lowered, edi itataas natin. Baliwala nga siya guys, fender. Nasa sa inyo na kapag nabili nyo to, kung gusto nyo ay palagyan nyo siya ng fender. O kaya naman wala kung ayaw nyo. So yung price nga natin guys sa owner na to, is kung kayo magtutuloy, 250k. Pero kung gusto nyo naman na kami na yung mag-bill para sa inyo, papatak siya ng 330k. Yun, gagamitin nyo na lang yan guys.
Alam nyo ba guys kung bakit sobrang willing ako magbenta ng mga hindi sa aming unit? Kasi guys, wala na kaming ma-reserve na mga magpapabuild. Hindi na namin kaya mag-build ngayon ng newly built na owner type jeep. Sayang kasi, sayang yung mga naghahanap sa amin ng owner. Kaya yung nare-recommend ko na lang is yung mga binebenta natin. Bale, tinatapos lang namin dito sa talyer yung mga nagpapabuild sa amin. Siguro by start ng 2025, yan, tatanggap na ulit kami ng mga pabuild, newly assemble. O kaya pa restore yan, tatanggap na kami. Yan, kagaya nga ng owner to guys, shout out kay Ian. Yan, taga, ano pa to, taga North. Diyang matagal na siyang nakapila. So ngayon lang namin siya nasisimulan. Kasi guys, bago pa magawa yung kay Ian, sobrang daming nakapila. Pero ngayon, yan, meron ng body, meron ng frame. Body roll cage na lang yung kulang. Yung shoutout ni Kuya Tito. Shoutout! Taga-Terlac! Siyempre, dito rin yung mga ibang nagpapabuild sa amin ito. Owner niya. Yan, ito buka, ay sa November kukunin na yon yung I-Cup. Tapos yon meron din kayo dong FPJ pa, isa pa. So yun nga guys, no, kung interesado nga kayong bilhin itong owner na to. Yan. So sa akin na kayo guys tumawag. Kasi nga guys, dun sa aming FB page, hindi na masikaso yung mga inquiries. Alam naman ng lahat na puno na yung talyer namin. Kung willing kayo guys na ituloy yung pag-build nito, so ito, tawagan nyo lang ako. Mas gusto ko guys yung i-text nyo ako at tawagan, hindi yung puro comment lang sa Facebook natin, no? Pati sa YouTube. Kasi actually, napakadaming nagko-comment, puro HMHM. Nilalagay ko din naman doon sa comment section kung magkano yun. Bukod nga doon guys, napakarami rin nating bashers. Yung mga bashers natin guys, hindi naman nila alam kung magkano ba talaga yung pabuild ng ganito. Siyempre, nagugulat sila sa presyo ng mga ganitong owner. Magkokotse na lang daw sila. Hindi nyo kasi alam guys yung worth ng ganitong mga owner. Hindi lahat bubuo ng ganito. Hindi lahat kayang gumawa. Kumbaga parang pili lang yung mga kayang gumawa ng ganitong mga owner. Oo, meron mga murang owner. Makita nyo sa mga marketplace na napakamura talaga. Mga halagang 50k. Meron din naman sa marketplace na mga parang 100k pataas. Or mga 200k pababa. Hindi naman lahat guaranteed na ayos yung mabibiling nyo mga owner. Pero yung mga binibuild nga natin ng mga owner yan, guaranteed yan na ayos talaga. Kasi nga, bago namin ibigay yan sa mga client namin, sinisigurado namin guys na wala siyang problema. Minsan natataon din, meron tayong mga client na mas marunong pa talaga sa mga nagbibuild. Yan. Hindi natin maiwasan yan, parang mamarunong pa sila. Hindi kayo na magbuild ng owner nyo. Kahit ganun minsan yung mga client namin, hindi naman namin sila tinatalikuran. Kumbaga, meron nga tayong mga client na may sarili silang alam. So, yun nga, sinusunod natin yung gusto nila. Tapos ang ending, kakalabasan, minsan pangit. May mga nagbibuild ng owner, siyempre alam namin kung anong maganda sa mga owner nyo. So, yun nga guys, masyado na tayong madrama. Basta, pag gusto nyo nga tong owner na to, tumawag na lang kayo dito. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sige yun dun.